Sa mga incorporators, ang kilala nyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Tama po. Paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? Gusto pong ko pong magkapagtanong naman kay Mr. De La Serna. Sir. So, unang tanong, sir, kaugnay po ng recent raid ng PAOK at saka NBI. Nakapunta na po ba kayo sa Tuba, doon sa Tuba, Benguet? Good afternoon po, Madam Chair. Your Honors po. Yes po, Your Honor. Nakapunta na po ako doon. Alright. Nabisita nyo na po ba yung bahay ni Attorney Roque doon? Yung sinasabing meron siyang interest in that house. And if so, pwede nyo bang i-confirm na yung bahay sa raid ng PAOK at NBI ay bahay na may kinalaman si Attorney Roque? EA po ako ni Attorney Harry Roque before. Hindi ko po alam if kanino po yung bahay na pinagsistayhan po namin, Madam Chair. Timbre mo, kaprasa. Ulitin mo nga. Sorry, hindi nyo pa alam kung... Hindi ko po alam kung kaninong bahay po yung pinagsistayhan po namin most of the time po. Pero nabisita nyo na dahil sabi nyo na-stayan nyo yung bahay na yon. Yes po, Madam Chair. Alright. So punta naman tayo sa PORAC. Sir, anong ginagawa ng mga dokumento nyo doon? Before we go to that question, Mr. De La Serna, kaugnay po nitong kung nakabisita na kayo doon sa bahay at kino-confirm nyo na may interest si Attorney Roque sa bahay na iyon. Sabi nyo nga po, hindi nyo alam kung siya ang may-ari, pero bilang EA, nakapag-stay na kayo doon sa bahay na iyon. Sabi ni Attorney Roque, ang bahay sa Tuba, Benguet, ay pagmamay-ari ng isang korporasyon. Yun na nga pong PH2. At ang korporasyong iyan naman ay pagmamay-ari ng Biancham. Mr. De La Serna, stockholder po ba kayo? Either sa PH2 or sa Biancham? Well, Mr. De La Serna, kung stockholder kayo sa Biancham, bakit sabi nyo hindi nyo alam kung sinong may-ari ng bahay na pagmamay-ari ng PH2 na ang may-ari naman ay ang Biancham din kung saan kayo stockholder. Tubanes po, Madam Chair. Parang masama tingin mo sa akin. Parang gusto ko ako sa pukin. Stockholder po ako ng Biancham pero hindi ko po alam ang lahat ng properties po ng Biancham po. So bukod sa PH2, may iba pa bang properties ang Biancham o iba pang korporasyon? To be honest po, Madam Chair, hindi ko po alam yung properties po ng Biancham. So, hindi nyo rin alam na ang Biancham ang may-ari ng PH2 or alam nyo ba? Madam Chair, hindi ko po alam na Biancham po yung owner ng bahay po sa Tuba, Benguet po. Well, Biancham ang may-ari ng PH2, PH2 ang may-ari sa bahay sa Tuba, Benguet, kung saan nakapag-stay na kayo. Pero hindi nyo alam na yan ay pagmamay-ari ng PH2. Okay? Paano kayo naging stockholder ng Biancham? Nung naalala ko po, may pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng Biancham po, Madam Chair. Sino? Matalino ka mo ako! Sino nagpasign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Biancham? To my memory po, Madam Chair, it was Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Attorney Val Ortega? Yes po. Sino Madam po si Attorney Ortega? Siya po yung majority holder po ng Biancham po, Madam Chair. Siya ay majority stockholder ng Biancham. Sorry, maliit lang yung dokumento, dear resource persons. So we will see kung nandito si Attorney Val. Sorry, Mr. De La Serna, ano po yung family name ulit ni Attorney Val? Ito ba? Si Percival? Tama po, Madam Chair. So, Attorney Percival Ortega. Alright. So, si Attorney Percival Ortega. So, kilala niyo po ba si Attorney Ortega at itong ibang incorporators ng Biancham? Kilala ko po si Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Alright. Kilala niyo ba yung tatlo pang incorporators ng Biancham? Hindi ka mapakali. Kanina ka pa. Sir?
Oh, ito po yung ipa-flash din po namin yung incorporators ng Biancham para maitanong ko sa inyo kung kilala niyo po ba yung iba bukod kay Attorney Ortega. Ito po. So, okay. Kilala niyo po ba si Herminio Harry Alroque Jr.? So, kilala niyo po siya? Kilala ko po siya, Madam Chair. Kilala niyo po ba si Myla R. Roque? Kilala ko po, Madam Chair. Alright. Kilala niyo po si Joel R. Butuyan? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Tatapisin ko ito eh. Hindi. Kilala niyo po ba si Jarmai C. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Alright. And finally, kilala niyo po ba si Eileen R. Garcia? Hindi ko po kilala, Madam Chair. Hindi niyo kilala. So, ang kilala niyo lamang sa ibang... Alright, that's right, that's right. So, sa mga incorporators, ang kilala niyo lang ay sina Herminio Harry L. Roque Jr. at Myla R. Roque sa Biancham. Tama po, Madam Chair. Alright. Tapos dun sa stockholders, ang kilala niyo pa lang sa mga naitanong ko pa lang sa inyo ay si Attorney Ortega. Tama po, Madam Chair. Alright. So, mamaya baka maitanong ko sa inyo yung tatlo pang stockholders sa Biancham. Okay, so for now, dako naman tayo sa PORAC. Ano pong ginagawa ng mga dokumento nyo doon sa PORAC? Nakita po yung mga documents ko po sa Pogo facility po sa PORAC po kasi doon po ako nakikistay po, Madam Chair. I am currently a student pilot po sa isang flying school po in Pampanga po. Alright, so nakikistay kayo dun sa Pogo Hub sa PORAC? Tama po, Madam Chair. And student pilot kayo ngayon sa Pampanga. Saan dun sa, kasi malaki yon, halos 8 hectares, Pogo Hub sa PORAC, saan po kayo eksakto doon sa malaking Pogo Hub na iyon nakatira? At hanggang ngayon ba po, nakatira kayo doon? No po, Madam Chair. To be honest po, Madam Chair, sobrang laki po ng, hindi ko pa alam gano'ng kalaki yon, pero may isang room lang po ako doon na parang boarding house po, kumbaga po yung pinagstayan ko doon, Madam Chair. Okay. Kami po ni na Sherwin nakapasok doon pagkatapos ni raid ng PAOK na ocular inspection namin yon. Banda saan doon? Katabi ba nung parang mga villas ng mga Chinese bosses? Katabi ba ng isang yung mga building doon kung saan ginagawa yung Pogo operations? Katabi ba ng firing range? Saan banda roon? To be honest po, Madam Chair, hindi ko alam saan yung villa, saan yung Pogo facilities or yung... Sorry, Mr. De La Serna, I stand corrected. Yung tinatanong ko sa inyong mga landmarks ay sa Bamban, sa PORAC pala. At least pwedeng i-describe nyo ba ano yung mga katabi nyong building doon sa room or boarding house nyo? Actually, mas malaki pa po yung PORAC sa Bamban. Yung PORAC ay mga 10 hectares. So, kumbaga, ano po yung landmarks doon sa boarding house o room na kung saan kayo nakikistay? Sa room po, kung saan po nakikistay, kami po yung first building po. Parang masama tingin mo sa akin. Parang gusto ko ako sa Pukin. First building. Pero ngayon, built up na po kasi yun eh. May 40 plus buildings yon. Sabi nga po ng mga tao, mas maraming buildings pa sa PORAC kaysa sa buong Buendia. So, in the meantime, ano na yung mga naita yung katabing building dun sa boarding house nyo? Para at least may pwede naming maisip ano ba kayang landmarks, banda saan yon sa hub? I'm so sorry po, Madam Chair. Hindi ko po alam po yung binibuild po dun kasi hindi mo na ako lumalabas sa room ko po dun. Hindi kayo lumalabas sa room nyo? Paano kayo pumupunta sa room nyo? Andun po ako sa... Ano ka nasisira, ulo? Po ako sa... Andun po ako sa area na yun. Sa room lang po ako. Never po akong lumabas. Pag lumabas po ako, either mag-aral, ganun lang po ako. Never po akong lumabas sa room ko for any other reason po. Okay. Naging... Or student pilot kayo. So, paano kayo nakakarating dun sa boarding house sa loob ng PORAC, Pogo Hub? At paano kayo nakakalabas doon? Nagda-drive po ako, Madam Chair. Nagda-drive kayo. Anong dinadrive nyo? Toyota Fortuner po, Madam Chair. So, pagpasok at paglabas nyo dun sa boarding house sa Pogo Hub sa PORAC,
Ano yung, syempre, nakadilat ang mata nyo habang nagda-drive kayo paloob at palabas. So ano yung nakikita nyo na maaring, na alam nyo, okay, dito ako liliko, dito ako lalabas, or dito ako papasok? I understand na po, Madam Chair. Sorry? Puro building, I understand na po your question. Pagpasok ko po sa gate, Madam Chair, puro building lang po yun. Tapos sa second gate po, may building po yun. Yun na po ang aking boarding house po. Okay, so dahil pagpasok nyo sa gate, may mga buildings, then may second gate. So based on lumiliko kayo sa diretso ba hanggang sa boarding house, or lumiliko kayo sa kaliwa or sa kanan? First gate po, tapos turn left to the second gate. Okay, so kung yung first gate or main gate ay nasa gitna ng frontage ng Pogo Hub sa Porac, more or less nasa left side ng Pogo Hub yung boarding house nyo. If facing the gate po at facing the Pogo Hub, tama po, Madam Chair, nasa left side po. Rent nyo. Nagsistay po ako doon sa Porac po for free po, Madam Chair. There's no, pero po, I've never worked with Pogo po. I've never worked with them po. Nakikitulog lang po ako talaga ako doon. Okay. Wow. So free. Na free lang kayo, tumitigil doon. Well, nakapagtataka po talaga na... Kailangan gwapo. Magpapagwapo ako. Bagay ba? Na nakakapag nakikitira kayo doon, loob ng Pogo Hub, kumbaga it's a business area, pinapatira po kayo doon ng libre. Actually, kung tanungin natin yung ibang mga student pilot o kahit ibang mga estudyante in general, napakaswerte po ninyo. At sabi nyo, hindi po kayo nagtatrabaho doon sa Pogo Hub? Tama po, Madam Chair. I've never worked with the Pogo Hub there and I've never worked with them po. So, nagkaroon ba kayo ng ibang trabaho habang nakatira kayo sa Pogo compound sa Porac? No po, Madam Chair. Okay, so student pilot lang kayo. And then nakikitira kayo sa Pogo Hub. Bakit libre yung nakikitira lamang kayo doon? Bakit libre? Hindi naman po ako always andun, Madam Chair. Kung may schedule lang po ako sa flying school ko, andun po ako sa Pampanga. Okay. Ganong kadalas kayo sa Porac? Around 3 to 4 days a week po, Madam Chair. Or usually, if walang schedule, 1 or 2 a week lang po. Okay. So, either from 1 to 2 days or 3 to 4 days. Sa mga buwan na, or sa mga linggo na 3 to 4 days a week, kalahating linggo pa rin yon. And alam natin, may gastos ang pagrenta o pag, ang tawag ba doon, half border or whatever sa isang lugar. So, bakit pa rin libre kayong pinagamit ng isang boarding house sa loob ng Pogo Hub? Paano na-arrange yun? I do not understand the question po, Madam Chair. Bakit libre? Kasi kahit 1 or 2 or 3 or 4 days kayong pinatitira doon, usually may rent yung ganoon. So anong connection ng Pogo Hub dun sa Porac sa inyo at binigyan kayo ng ganyang klaseng pabor? Kasi pabor yan eh. Never naman po nila ako singil, Madam Chair. Kaya nga po, napaka-generous nga eh. So, bakit binigyan kayo ng ganyang napaka-generous na pabor? Ano bang connection nila sa inyo? Hindi ko po alam bakit hindi nila ako sinisigil, Madam Chair. Alam nyo... Pwede ko droga ka ba, kuya? Paano masabi? Gago! So, pag ano, siguro kaya natatawa din yung bang mga kasama natin, naiisip namin sana all. Kasi po, at saka dapat po, well, ito lang tayo bilang Pilipino, malakas po yung utang na loob natin. Yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, lalo na't walang hinihinging kapalit, ay talagang at least inaalam natin bakit. Para, di ba, yung pagtanaw natin ng gratitude sa kanila. Siguro, paghanap ng paraan na suklian sila sometime later in our life, alam natin ano yung bakit at ano yung magnitude nun. Ayun, anyway, yung mga dokumento nga na nakita, dokumento nyo nakita sa Porac, related sa inyo at kay Attorney Roque. Paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? Nakilala ko po si Attorney Roque through my mother po. Dati pong barangay captain ang mother ko sa barangay po namin sa
sa Bohol po. Tapos, nag-request po ang barangay namin ng isang project po which was funded to the office of Attorney Hararoque when he was still a congressman po. Nag-inauguration po sila sa Bohol. Doon ko po na-meet si Attorney Hararoque po, Madam Chair. Mumusuwa kita! Nakakapanginig ka na naman! Ha? Alright. So, si Attorney Roque ba ang nagpakilala sa inyo dun sa may-ari o management ng Pogo Hub sa Porac? Yes po, Madam Chair. Right. Ano ang mga pangalan nila nung ipakilala kayo sa isa't isa ni Attorney Roque? Ang na-meet ko lang po, Madam Chair, is Miss Cassandra Leong lang po. Okay. So, na-meet nyo po si Cassandra or Cassie Leong. Wala na po kayong ibang nakilala na boss doon sa Pogo Hub sa Porac? Wala na po, Madam Chair. Alright. And then, ano naman ang history ng working relationship nyo ni Attorney Roque? Ano pong trabaho nyo sa kanya? Nag-start po ako as social media po ni Attorney Roque po. Tapos, naging EA niya po ako nung nagpunta po sa Malacañang until nag-resign po ako sa kanya last year to pursue my career in the aviation po, Madam Chair. Alright. Nagtrabaho pa po ba kayo kay Attorney Roque pagkatapos nilang umalis sa Malacañang? And if so, anong trabaho po iyon? Yes po, Madam Chair. Part po ako ng campaign team po ni Attorney Roque po. Alright. Are you still under the employ of Attorney Roque? No po, Madam Chair. And then, ano naman po ang partisipasyon o trabaho ni Attorney Roque para sa Pogo? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, siya po yung lawyer po ng isang company po na hinahandle niya po doon. Aling company? Sa pagkakaalam ko po, Madam Chair, Whirlwind po yun. Matalino ka mo ako! Whirlwind. Alright. Sige, kanina itinanong ko po sa inyo kung bukod kay Cassandra Leong, nakilala nyo pa yung ibang mga boss sa Lucky South 99. To continue, noong magkatrabaho kayo ni Attorney Roque, pinakilala ka ba niya sa ibang mga incorporator o boss ng Lucky South 99? Tanungin ko ito ulit sa inyo, specifically, one by one, para lang if ever maalala nyo, masagot nyo sa komite. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Julian Linsangan M. III? Hindi ko po siya kilala, Madam Hindi. Chair. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Ronelyn B. Baterna? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Edwin C. Ang? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pinakilala ba kayo ni Attorney Roque kay Marion Ryan Ochoa? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Hindi rin. Pero ipinakilala kayo ni Attorney Roque kay Catherine Cassandra L. Ong? Pinakilala po, Madam Chair. Siya, pinakilala. Pinakilala ba kayo kay Sam C? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Heidi Corinne B. Uy? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Ninia Myra H. Cervantes? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Mercedes P. Macabasa? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Michael Bryce B. Mascarenas? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Stephanie B. Macarenas? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Rodrigo A. Bande? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Pinakilala ba kayo kay Xiang Tan? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. And last but not the least, pinakilala ba kayo kay Jinggu? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. So, hindi po kayo ipinakilala ni Attorney Roque sa lahat nitong mga incorporator o boss ng Lucky South 99 except for Catherine Cassandra L. Ong. Siya lamang. Alright po. Ito, meron akong tanong galing muli kay SP Pro Temp. Sinong nag-finance ng tuition nyo sa pilot school? Kasi ano pong income nyo na paano nyo na-afford
yung tuition na iyan? Yung family ko po nagpe-finance sa pilot school ko, but sa understanding ko po, kailangan ko pong ibalik yun pag naging pilot po ako, Madam Chair. Kailangan yung ibalik sa pamilya nyo? Yes po, Madam Chair. Okay, so bukod dun sa papauna ng pamilya nyo sa tuition nyo na babayaran nyo rin, meron pa ba kayong ibang income na ginagamit dito sa tuition? Wala na po, Madam Chair. Okay, so na-afford nyo dahil ina-advance muna ng family nyo? Tama po, Madam Chair. Alright, and babayaran nyo. Okay. Masasabi nyo po ba na kaya kayo pinatira sa Pogo ng libre ay dahil pinakilala kayo ni Attorney Roque kay Cassie Leong? Pakiulit po, Madam Chair. Pwede ba trabaho? Ano? Bakit? Ano? Bakit? Bakit? Ano? Dahil ba pinakilala kayo ni Attorney Roque kay Cassie Leong kaya pinatira kayo ni na Cassie Leong sa Pogo Hub nila ng libre? To be honest po, Madam Chair, pinakilala po ako ni Attorney Roque kay Ma'am Cassandra Leong po. Pero ako po yung humingi ng favor kay Madam Cassandra Leong na magstay po sa product po. Ah, kayo yung humingi ng favor? Yes po, Madam Chair. Paano niyo po naisip gawin yun? Nung pinakilala po ako ni Attorney Roque po, naghahanap po ako ng pagstayhan po sa Pampanga po. Timing po na meron po sa silang lodging houses in Porac po. Ano nyo nalaman na may lodging house sila sa loob ng Pogo Hub? Hindi ko po alam na nasa Pogo Hub po siya, pero alam ko po meron po silang lodging houses po, Madam Chair. Ang alam nyo ay may Pogo House, sorry. May lodging houses in general sina Cassie Leong. Paano nyo alam na may lodging houses si Cassie Leong? Sa pag-usap po namin, Madam Chair, ganun na po, pinastay na po ako sa Porac po. Kuwento ni Cassie Leong na may lodging houses siya or tinanong nyo kung may lodging houses siya? Nagtanong lang po siya if ano pong ginagawa ko po sa Pampanga that time. Tapos sabi ko lang po is naghahanap po ako ng pagsistayhan po sa Pampanga. And then, anong sinabi ni Cassie Leong? Sabi naman po niya meron silang lodging houses, but hindi po pwedeng magstay na matagal doon kasi pinapaalis na po sila doon. Tingin nyo ba kung di nyo kilala si Attorney Roque, papatirahin kayo doon ni Cassie Leong? If hindi ko po kilala si Attorney Roque, hindi ko rin po makikilala si si Ma'am Cassandra Leong po, Madam Chair. Okay. So dahil kilala nyo si Attorney Roque, nung napag-usapan nyo ni Cassie Leong na naghahanap kayo ng pagsistayan, pinatira kayo doon ng libre. Alright. Yes po, Madam Chair. Alright. Salamat po. May kamiting pa po ba? Sorry. Bago yun. May ibang Pogo pa bang involved si Attorney Roque? Sa pagkaalam ko, wala naman po, Madam Chair. May kamiting pa po ba si Attorney Roque na mga dati or kasalukuyang opisyal ng gobyerno tungkol sa Pogo? Hindi ko po alam, Madam Chair. Matalino ka mo ako! Alright. And then, personal nyo po bang nakatagpo o nakilala una si Hong Jiang Yang? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Nakilala nyo po ba si Mayor Alice Guo? Never po siyang na-meet, Madam Chair. At nakilala nyo po ba si Michael Yang? Never ko po siyang na-meet, Madam Chair. Alright. Yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon, Mr. De La Serna. Pero stay po kayo please sa hearing dahil sigurado ko may mga tanong din sa inyo yung mga colleagues ko.